Samantala, nanindigan ng Justice Department na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang anumang imbestigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Iginit naman ng isang senador na hindi siya makikipagtulungan sa ICC matapos ibasura ang apela ng bansa. May ulat si Daniel Manalasta. Sa airport pa lang, haharangin na ang sinumang kinatawa ng International Criminal Court na papasok sa bansa para mag-imbestiga sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon, babala ng DOJ. Well, if their intention is to take over our legal system, we will not allow them to. So I will welcome them to the airport for their flight out. Kasunod ito ng pagbasura ng ICC sa apelang inihain ng Pilipinas upang itigil ang anumang imbestigasyon dahil gumagana naman ang judicial system sa Pilipinas at umuusad naman ang mga imbestigasyon sa mga insidente at kasong naisampa sa mga korte kaugnay ng War on Drugs ng nakalipas na Duterte administration. Sabi pa ng kalihim, hindi kikilalanin ng gobyerno ang isasagawang imbestigasyon ng ICC sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Nagsalita na rin anya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumalas na ang bansa sa ICC. Hindi na ito ikinabigla ni Senador Ronald De La Rosa ang pagbasura ng ICC sa apela ng Pilipinas. Isa si De La Rosa sa mga idinidiin sa War on Drugs nang siya pa ang hepe ng PNP. Nanindigan din si Bato na hindi siya makipagtulungan sa ICC. Paano kung mag-cooperate na hindi nga mag-cooperate yung ating gobyerno? Ano mangyayari sa akin yan? What does that make of me? Ako'y isang suwail na anak o ako'y isang disloyal citizen of this republic? Buwelta pa ni De La Rosa, may nilalabag din naman ang ICC sa kanilang mismong batas. Sinabi lang doon sa Section 1, Article 1 ng Rome Statute that if the government is not capable or not willing to conduct the investigation, then papasok ng ICC. In that case, they're the ones violating that statute dahil we are willing and we are capable, yung ating gobyerno. Belta naman ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Senate Resolution 492, nakasaad dito na isang kawalan ng respeto sa soberanya ng Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC. Maaari lang kumilos ang ICC kapag hindi gumagana ang national legal system ng ating bansa. Wala rin anyang pwedeng magdikta sa ating bansa, lalo na ang isang treaty-based international organization na hindi na state party ang Pilipinas. Daniel Manalastas para sa Bayan.